Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggit na ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ay ginugunita po natin ang kapistahan ni Santa Clara ng Assisi, isang dalaga. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukhat, Aba, bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundan nawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami pagindapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa ating Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo
at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksan niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa ngayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikang ginunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y tinubos ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parangkawan, si Moises at Aaron, yaong iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo,
may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. At batiin ho natin ang mga katabi muna natin. Good morning! Mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo po ay nasa araw muli ng ating debosyon. Every Friday tuwing Biyernes ay araw ng ating debosyon sa pong Nazareno. Pero ngayon ay a-11 ng Agosto. Tingnan ko nga ho kung merong deboto rin nakakaalala sa kapistahan. Although nabanggit ko na kanina sa simula ng misa, August 11, kapistahan ng isa rin sa mga kilalang santa, babaeng banal, si Santa Clara. Nang ako po ay lumaki dyan, lumaki ng kilala ang Santa Clara sa may Katipunan, no? Yung pong pinagdadalhan natin ng itlog, nagpapabasbas din ng lapis, ng ballpen sa mga mag-e-exam, humihingi ng anak. Kasi ho yung tatay ko, yung aking unang tatay, nakalibing sa Loyola, sa Marikina. Kaya lagi kami dumadaan doon. Lalo na nung ako'y mag-e-exam, papasok ng seminaryo. Ngayon ang kapistahan nila, itong mga madre na miyembro ng itinatag ni Santa Clara, ang Poor Clares. Si Santa Clara ng Assisi ay isa sa mga unang naging alagad at matalik na kaibigan ni San Francisco ng Assisi. Pareho silang tumalikod sa luho, kayamanan ng mundo para sa Poong Jesus Nazareno. Meron pa kayang ganyan? Kaya rin kaya nating gawin yan? Ito bilang magkaibigan, pareho nilang ginawa. Sana tayo rin bilang pamilya, ituro nyo sa mga bata yan. Sikapin ninyong mag-asawa, magkapatid, magnanay, magtatay, magkakaibigan. Kagaya ni San Francisco at Santa Clara, na kapwa nila nagawang talikuran ang luho at kayamanan ng mundo para kay Kristo. Hindi lang nila pinag-aralan, di kagaya na ginagawa ngayon. Hindi lang nila pinagmasdan, hindi lang nila pinag-usapan. Hindi lang nila kinaawaan ang mga mahihirap. Kundi literal, pinili, niyakap ng dalawang ito ang mabuhay ng mahirap. Mahirap ayon sa sukatan ng mundo. Kung paano hinubad ni San Francisco ng Assisi, kung naalala ninyo ang kwento niya, may pelikula pa siya, hinubad niya sa harap ng hari ang kanyang mamahaling suot. Si Santa Clara, mga babae, makaka-relate kayo sa kanya. Napakagandang dalaga ni Santa Clara noon. Mayaman, isa sa mga asset niya sa kanyang katawan, ang kanyang napakagandang buhok. Kung tawagin ay gininto ang buhok. Kung si San Francisco, hinubad niya ang kanyang mamahaling balabal, si Santa Clara, ginupit niya ang kanyang napakaganda at tila gininto ang mga buhok bilang tanda ng pagtalikod sa yaman ng mundo at pagsunod sa kabutihan ni Kristo. Kahapon ho, sa ating 21st I Thursday, ang feeding program ng Quiapo, 379 ang ating mga kapatid na dumating. 379 silang pinagsilbihan, pinakain ng ating mga sponsors na volunteers pa. Hindi lang sila nagbigay ng pampakain.
Pumunta sila para magpakain at magsilbi. Mga kapatid nating, tila kinalimutan muna ang medyo mas maginhawa, nakakaangat-angat nilang buhay para maghugas ng mga kamay at magayos ng pinagkainan ng ating mga kapatid na nakatira sa lansangan lang. Saktong-sakto ito sa sinasabi ng Ebanghelyo natin ngayon, sa ipinapaalala ni Kristo sa Ebanghelyo natin ngayon. Una, maliwanag na kaya tayo nasa simbahan, kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nagsiserve sa simbahan dahil gusto nating sumunod sa halimbawa ng buhay at misyon ni Kristo. Dapat maliwanag po sa atin yan. Nagsisimba tayo hindi lang dahil mayroon tayong katagpo na magsisimba muna tayo. Dahil magsisimba tayo hindi dahil birthday lang, hindi dahil may sakit lang, hindi dahil mag-e-exam lang, mag-a-abroad lang, hindi. Dapat maliwanag sa atin yun. Kaya tayo nagsisimba na nagsisimba, nagsiserve na nagsiserve, dahil gusto nating sumunod sa halimbawa ng buhay at misyon ni Kristo. Hindi ikaw ang mag-uutos, susunod ka. Hindi ikaw ang masusunod, maglilingkod ka, kaya nasa simbahan ka. Sa pagsunod sa Diyos, kailangan mong ihanda, kailangan mong turuan ang sarili mong maging pangalawa at hindi laging una at bida-bida. Minsan, may mga pagkakataon pang sabi ng ating Ebanghelyo, sa pagsunod kay Kristo, may mga pagkakataon pang kailangan mong kalimutan ang karangalan, ang pangalan, ang kapangyarihan ng katulad mo sa mundo sa ngalan ng mas makakristyanong pag-iisip at pag-uugali. At sa mga pagkakataong nakakalimot tayo at unti-unti na tayong pinapasama, makinig po kayo nito. Sa mga pagkakataon na nakakalimot na tayo at unti-unti na tayong pinasasama ng mga pansamantalang kapangyarihan at kasikatan lang sa mundo, pansamantala. Tandaan natin ang aklat ng Deuteronomio. Kung paano nito pinagsisiksikan, pinagdidiinan sa kokote natin, sa puso natin, kung paano nito pinaalala sa mga Israelita ang ginawang pagliligtas ng Diyos sa kanila mula sa Ehipsyo. Kung paanong higit at laging dakilang makapangyarihan ang Diyos kaysa anumang bagay at sinumang tao sa mundo, yan din ang ipinapaalala ng aklat na ito sa bawat isa sa atin. Mahirap pa rin ba para sa iyo ang tanggapin na isang araw, pag namatay tayo, hindi sa naipon mong parangal at palakpak ng mga tao ka maliligtas, kundi sa gantimpala at pagpapala ng Diyos na sinundan at pinaglingkuran mo. Hindi sa naipon mong kayamanan, kapangyarihan, kundi sa pagpapala at gantimpala ng Diyos ka, maililigtas. Alam niyo po, kapag dumadating ito sa ating bakanting lote, maliit na bakanting lote, itong mga kapatid natin pinapakain pag Huwebes ng umaga, kuminsan ho sa totoo lang, nagugulat ako. At minsan nahihirapan ako kapag dumarating sila sa kanilang mga hila-hila at daladalang kariton, stroller. Minsan ho para silang mga babiyahe, ang lalaki ng mga daladala nila.
May isang babae ho roon. Sabi ko, ang laki-laki naman. Eh, ang liit niyang babae, ang payat-payat. Kita mong hirap na hirap siya sa pagbubuhat at paghila ng kanyang bag na plastic na malaki. Sabi ko, ang laki-laki naman yan. Ano bang laman yan? Sabi niya, importante po yan, Father. Mga Biblia ang laman yan. Tinignan ko, oo nga. Sabi niya, mga bigay yan sa akin. Importante yan. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, pare-pareho po tayo. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Hindi lang pag nagsisimba tayo, lalo na ngayong araw na ito. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Hindi lang kung paano magkakaroon din ng kung anong merong bagay ang ibang tao, kundi ang magawa rin nating iwan at talikuran ang lahat ng bagay para kay Kristo. Una, huwag mong aalisin sa mga iniisip, binabalak at hinahangad mo ang sumunod sa Diyos. Pangalawa, huwag na huwag mong panghihinayangan, pagdududahan kapag nagagawa mo ng unahin ang Diyos sa mga hinahangad at hinihingi mo. At panghuli, katulad ng paggaya ni Santa Clara sa paglilingkod ni San Francisco sa mga dukha at mahihirap, huwag na huwag kang mahihiyang manggaya kung para sa ikaliligtas ng buhay mo at ikabubuti rin ng ibang tao. Yakapin natin si Kristo kapalit ng anumang kayamanan sa mundong ito. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng paglimot sa sarili, pinapasan natin ang ating krus sa araw-araw sa pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Manalangin tayo upang mapawi ang pagiging makasarili na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ang ating pong itutugon, makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang Santo Papa at mga obispo naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral na pagkalinga at tungkulin na walang makasariling sakripisyo. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang lahat ng tumatanggap ng bigat ng tungkuling publiko naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsable, totoo at malinis na pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang patagong impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga biktima ng opresyon naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga nagdusa at namatay para sa pananampalataya naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal din natin. Patuloy nating ipagdasal ang mga kababayan nating biktima ng mga bagyong nagdaan sa ating bansa, ang mga kapatid nating katutubo at bilanggo,
ang mga may sakit at mga nag-aalaga, naglilingkod sa mga may sakit. Ang mga kapatid nating walang maayos na makain at tirahan araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, tanggapin mo po ang mga panalangin ng naglalakbay mong bayan na naghahangad na matagpuan ang iyong kalooban sa pagsunod sa mga yapak ng iyong anak. Siya na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahari natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, makapakinabang nawa kami sa idinulot na bunga ng aming paghahain, upang katulad ng huwaran naming si Santa Clara, kaming dinadalisay nito sa dating pamumuhay, ay umuunlad nawa sa paggamit ng buhay mong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo, upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon, sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito.
sana, o sana, sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, Santa Clara ng Assisi, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipain Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at mabuhay ng mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kayamanan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kailanman ikay
pupurin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group at mandated organizations ng ating simbahan. Sa darating na August 15, 2023, Martes, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria at kaalinsabay nito ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na ika-12:15 ng tanghali at ika-5 ng hapon na susundan ng prosesyon. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica at Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawat dugo na aming tinanggap, huwag mo pong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip, pakundangan kay Santa Clara, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw, at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simbahan po ng Quiapo ay araw-araw nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagtulong at pagbibigay ng donasyon. Hindi lang kapag nagsisimba ho kayo, yung mga nasa online at nagpapadala po ng ating mga pinansyal na tulong doon po sa ating Parish Finance Office at doon po sa Benedict Building ang mga in-kind donations. Kagaya ho ng mga bigas, dilata, noodles, kape, sabon, tubig. Kahapon ho ay nakapagdala naman tayo sa Bukawe at sa Pampanga ng tulong sa mga binaha at ngayon ay binabaha pa rin ng mga kababayan. Bukas ho ay magdadala tayo sa Rizal, lalo na sa Talim Island, ng tulong. Yan po ay sa pamamagitan din ng inyong mga kabutihang ibinabahagi. Salamat po, marami tayong mga estudyante, mga may sakit, mga namatayan na natutulungang pinansyal dahil sa inyong mga ibinibigay. Marami pong salamat dahil sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan at kakulangan, nagagawa nyo pa rin piliin ang kabutihan. Kayo ang tunay na kayamanan ng simbahan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Sorry.